Kumusta po kayo mga ginigiliw kong taga-subaybay? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati, ay angad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanggal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Nang pauwi na nga sila Bernamir, ay may natanaw si Agatha sa di kalayuan na isang taong tila nakaupo sa daan na nakatalikod sa kanilang direksyon. At narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento na magiliw niyo pong sinusubaybayan ang anghelo, mortal na kalaban ng Diablo. Nagkatitigan silang tatlo nang may maramdaman silang kakaiba pagkat hindi pangkaraniwan ang tagpong iyon. Naisip nilang lumihis na lamang ng daan. Ngunit sinabi ni Doris na dumiretso na lamang sila at maging alerto na lamang. Kaya dahan-dahan silang naglakad nang mga ilang hakbang na lamang sila mula sa kinaroroonan nito, ay bigla na lamang itong lumingon sa kanila na ikinagulat naman nilang tatlo. Sa maikling tagpo na iyon ay nakita nila ang duguan nitong nguso at ang mga mapupulang mata na nanlilisik na mabilis din nitong binawi ang pagkakatitig sa kanila at kumaripas na ito ng takbo. Nang tuluyan na silang makalapit kung saan ito nakaupo, ay nakita nila kung ano ang pinagkakaabalahan nito. Isa iyong manok na halos tanging ulo na lamang at kalahating katawan kasama ang mga paa ang natira. Sinundan pa nila ng tanaw kung saan ito nanakbo, ngunit di na nila ito nakita sa masukal na bahagi na iyon sa gilid ng daan. Sinabi ni Doris na dapat lang talaga na hindi sila magpagapi sa daan pagkat siguradong mapapalaban na naman sila. Dahil sa ganong oras pa nga lamang ay naglipa na di umano ang mga aswang. Nagsalita naman si Agatha at sinabi niya wala talagang pinipiling oras ang mga busaw. Ngunit tagasan kaya yon, pagtatanong ni Bernamir. Yan ang hindi natin matukoy, sagot naman ni Doris. Lumuhod si Bernamir sa damuhan at hinawakan ang nalalabing parte ng manok. Kanyang ipinikit ang mata. Nang dumilat siya, ay halata sa mukha nito na hindi maganda ang pangitaing nakita nito. Kaya mabilis na nagtanong sina Agatha at Doris tungkol sa kung ano ang nakita nito sa kanyang balintataw. Panandali ang natahimik si Bernamir na patingin ito sa kanila at tila nag-iisip bago sinabing, hindi niyo magugustuhan ang nakita ko. Hindi karaniwang busaw di umano ang mga iyon. Tulad ni Commander Peles, ang kanilang pinuno na siya nagpalaganap ng lahi ng mga ito ay isa ring sinaunang aswang, isang bukagon. Hindi alam ni Agatha, ngunit kinilabutan siya nang marinig niya
ang mga katotohanan na iyon. Sinabi naman ni Doris, e ano pa daw ang kanilang ginagawa sa lugar na iyon? Na ang ibig niyang sabihin ay magmadali na silang umuwi. Nang sa ganon ay maiwasan ang nakaambang panganib na iyon na maaaring idulot sa kanila ng mga busaw. Sapagkat naisip niya na baka magkwento ang busaw na iyon sa kanyang mga kasama at balikan sila. Matapos iyon ay nagdudumali na nilang nilisan ang parte na iyon ng daan. Halos patakip silim na nang sapitin nila ang kanilang tahanan. Hindi na nila nagawa pang mailihim ang mga naranasan sa pamilihan at gayon din sa daan. Dahil sa pagdating na pagdating pa lamang nila ay agad nang niyakap ni Angelo ang kasintahan at tinanong kung ayos lang ba daw ito. Na nagkatinginan naman si Agatha at Doris. At narinig nila ang tinig ni Eliezer sa kanilang likuran na sinasabing kanina pa raw nag-aalala si Angelo. Dahil sa may sumagiti umano sa isip nito. Dagdag pa ni Eliezer, siya rin daw ay lubang nag-aalala na para kay Agatha. Nasinagot naman ito ng dalaga at sinabing bakit naman. Napuro kantsaw ang inabot ni Agatha mula kay Doris. Sinabi ni Angelo na kailangan nilang mag-ingat mula sa mga bukagon na busaw na iyon. Dahil sa mapanganib ang mga ito. Yun nga rin ang nakita ko, tugon ni Bernamir. Nakita ko rin sa aking pangitain ang ukol sa pinagmulan ng mga ito, dagdag pa niya. Matapos ang kanilang mga pag-uusap ay nagpahinga lamang silang sandali at pagkatapos ay naghanda na sila ng kanilang hapunan. Nagpahanging sandali si Eliezer sa labas ng bahay habang hinihintay na maluto ang kanilang pagkain. Sumunod naman si Angelo. Nakita niya si Eliezer na nakaupo. Tinabihan niya ito at tinanong kung may nalalaman ba daw siya ukol sa mga busaw na iyon na naninirahan sa mga yungib. Sinabi ni Eliezer na minsan lang niyang narinig ang ukol sa mga iyon. Pagpapatuloy pa niya, kaya daw naging mapanganib ang mga ito ay dahil sa kulay berdeng likido na lumalabas mula sa mga ito kapag nakagat ka o kaya naman ay nasugatan ka ng mga matatalas na kuko ng mga ito. Na ang nasabing likidong iyon ay isang uri ng matinding lason. Dahil sa mga narinig ay lalo nag-alala si Angelo. Naisip niya na ano kaya ang pwede nilang gawin kapag nakaharap nila ang mga busaw. Nang tila naunawaan ni Eliezer ang pananahimik ni Angelo ay sinabi niya dito, huwag masyadong mag-alala dahil sa hindi naman basta-basta umaatake ang mga ito ng tao. Nakadalasan ay sa hayop nila ibinabaling ang kanilang pagkahayop sa sariwang karne. Pero paano ka nakasisiguro? Tanong ni Angelo kay Eliezer. Sumagot si Eliezer at sinabing base iyon sa pagsasalaysay din ng matandang ermitanyo sa kanilang kaharian na minsan lamang ito lumahok sa digmaan nang mabigyan ang mga busaw ng maling impormasyon na balak silang sakupin
at ipasailalim sa kapangyarihan ng mga langkas. Mabuti naman pala kung ganon na ibulalas ni Angelo na kahit paano ay napanatag ang kanyang loob dahil sa mga ibinahaging iyon ni Eliezer. At ilang sandali lang ay narinig nila ang tinig ni Bernamir na tinatawag na sila upang kumain. Samantala, kasama ni Victoria si Victor at sampu ng mga tauhan nito na nasa kagubatan, hindi upang hanapin ang baon, kundi may mahalaga itong pakay doon. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento sa pagkakataong ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at na may patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento. At bago po tayo tuluyang magwakas, ay bibigyan daan po muli natin ang ilang mga pagbati sa mga masusugid po nating taga-subaybay. Ito po ang mga kasaging natin na nag-comment at sumusubaybay na sa isa pa po nating channel, ang Euphoric Team TV. Binabati po natin sila Emilia Quilason, Eduardo Asentado Jr., Joel Perez, Jinky Serato, Erlina Kokjin Magnuson, God of War, Religions, Arrogance, Atheism, Ignorance, Jonathan Mendioro, Devina Dequaten. Nais ko nga rin po palang samantalahin ang pagkakataon na ito upang batiin ang lahat po ng mga masusugid nating taga-subaybay, lalong-lalo na po ang mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.